wala sigurong hindi nangarap na ikasal sa tao na lubos nating minamahal. Lalo na kung nabigo na tayo ng maraming beses sa pag-ibig. Pero sabi nga, mayroong taong itinakda para sa atin. Meron man o wala, eh kailangan self-love, hindi ba? O ito na, sila naman nahanap nilang isa't isa. June at Bea, kapwa na lasap ang pait ng pag-ibig. Pero meant to be na magmahalan talaga ang dalawa kahit nagbabanggaan ng kanilang mundo. Sa maniwala kayo o hindi, sa harap lang naman ang mahigit 30 mga pari sila, ikinasal. Sino ba naman ang hindi kikiligin at mapapasabi ng I do 32 times? Ang nangyari, dinidare ko siya kasi alam kong hindi niya magagawa. Sabi ko sa kanya, magpapakasal lang ako sa'yo pag merong 20 ka pare. Yan ang hamon ni Bea sa kanyang lover na si June. Pero agad na challenge accepted. Akalain nyo, hindi lang 20, kundi 32 pari ang nagkasal sa kanila. Trending ang naging wedding ni na June at Bea, umabot lang naman sa 6.8 million views ang video ng kanilang kasal. Ano ba kasi ang kwento sa likod ng kakaiba at malaking kasalan na ito? Parehas na pinaglaruan ng tadhana si na June at Bea. Si Bea, taga Kapis. 7 years na sila ng kanyang ex-boyfriend noon. Kasal na lang ang kulang, pero nauwi pa sa hiwalayan. Sad to say, it didn't work out. Pareho na kaming toxic sa isa't isa. Babaero raw ang ex-boyfriend ni Bea na taga Maynila. Kapag wala sa paningin niya ang kanyang ex, sumisegue daw ang lalaki sa iba. Kahit ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala na kaya siyang lukohin. Kaya siya ng babae. Kasi umuwi akong province dahil sa business. So, yun ang sabi niya. Pero I think, nasa kanya na yun. Ilang beses na niyang nahuli ang kanyang ex na may kasamang iba. Nag-sync in sa phone ko yung laptop niya, iCloud. Dami ko nakita. Doon ko siya first na nahuli. And then, sunod-sunod na. Ilang beses na ring nakipaghiwalay si Bea. Sino ba namang may gustong may kahati? Dati po kasi every time mag-away, babalik ako dito, i-patch up namin yung mga things. Or pupunta siya ng Iloilo, Kapis, ganun. Dinadalaw ako. Bea! Patawarin mo na ako, Bea! According to him, mga flings daw po yun. Kasi ako naman po yung kilala ng family niya nung time na yon. Pangit naman po na... Diba, every time na wala ako, mambabae siya. Sige na, hindi na ako mambabae. Bea! Ilang beses na rin siyang nagpatawad. Pero hugot ni Bea ang tunay na lalaki nagbabago para sa babae na kanyang minamahal. Bagay na hindi ginawa ng dating kasintahan. Bea! Tawarin mo na ako. Bea, hindi na ako mambabae, Bea! Bea! At ang pinakamasakit, ang naging karelasyon ng kanyang ex-boyfriend, isa sa mga kaibigan pa ni Bea. There was a time na pumunta pa po akong Manila para magkasama kami ulit. But nakaalis lang ako siguro in 2 days. Ayun, ng babae na naman. Nahuli ko na naman. Kasi mismo yung babae nagkwento sa akin. Kasi nagka-virus sila pareho. So nahuli ko sila. Kaibigan ko din. Pinaka-last na nahuli ko sa kanya. Sobrang sakit po kasi I feel betrayed ng mga taong hindi ko ina-expect na gagawin sa akin yon. Mula noon, ayaw nang umibig ni Bea. Wala na sa pangarap niya talaga ang pag-aasawa at pagpapakasal. Hindi ko na siya pinangarap kasi parang feeling ko lulukohin lang rin ako. Ang kwento ng forever ni na June at Bea, against all odds kung ituring, tutuldukan ng sumpaan. Ang pasabog nilang kasalan, dinaluhan pa ng mahigit 30 pari. Kikiligin kayo! Sa newlyweds na nagsabing, I do 32 times. Malalaman sa pagbabalik ng Rated Corina.
Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Parehong pinaglaruan ng tadhana sina June at Bea sa dati nilang karelasyon. Si June at ang kanyang ex-girlfriend 10 taon nang magkasama na ang buong akalay sila na para sa isa't isa. Pero sa huli, nauwi din pala sa hiwalayan ang dalawa. Hindi ko pa talaga naramdaman yung she's the one to be with for the rest of my life. Maayos ang naging relasyon nila noon, pero nasira ang lahat nang magduda sa kanya ang ex-girlfriend na may iba siyang kinalolokohang babae. Sa tagal ng kanilang relasyon, parang nawalan na si June ng gana. Nawalan ng direksyon ng kanilang pagmamahalan. Siyempre yung first year, 2 years, okay, masaya, diba? Tapos siyempre, habang tumatagal, nagiging, yun nga, nagiging stagnant, nagkakasawaan. Ayaw! Umuwi ka na sa inyo. Matagal na tayong tapos. Nung time na ina-accuse na nang bababae ako. Actually, wala naman eh. I'm just having fun na siguro na mag-isa. Pero may syempre, hindi naman nawawala yung mga support group mo eh. Nandiyan yung mga close friends mo talaga. Kahit na medyo may edad na ako. So parang mas masaya nakasama sila kaysa yung ma-stay ka dun sa stagnant relationship. Yung companionship is parang nagpa-plateau lang siya. So hindi talaga siya, parang hindi siya mapunta dun sa next step. I have decided na kahit matagal na siya, to cut it off na lang talaga para pare-pareho rin kami makahanap ng aming happiness sa isa't isa. Matapos silang maghiwalay, hindi nagmadali si June na makakita ng babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Ganun din naman si Bea. It takes time and the courage na mag-start sa pag-move on. Kasi once na nandun ka na, biglang parang may hahatak sa'yo pabalik. But ganun po talaga eh. Kailangan prayers. Yun po talaga nakatulong sa akin. Kasi sobrang hirap. In God's grace po, nagawa ko. Naging matyaga si June na hintayin ang babae na para sa kanya. Hanggang sa nakilala na nga niya si Bea. Naniniwala kasi ako na in every journey of your life, may matutunan ka naman talaga. Siguro yung isa dito is yung be patient lang talaga. Pero syempre, hindi naman kailangan na tipong patient na baka mamaya sobrang tanda mo na wala ka nang talagang gawin. So I mean, kahit pa paano, may konting moves din. Mula sa kalungkutan, sila'y pinagtagpo at itinadhana para lumigaya. Hindi ma-explain. Na sobrang saya. Unexplainable talaga. Ang happiness pag nasa puso, hindi mo talaga ma-express in words. Siguro yan yung pinaka-fulfillment sa buhay, yung mahanap yung happiness natin. At feeling ng taong mahal natin. Pag may peace of mind talaga, parang napakadali buhay na araw-araw. At pagising mo, parang masaya. Pagtulog mo, masaya pa rin. Yung nagustuhan ko po sa kanya is, nahanap ko yung peace of mind ko. Yung kalma na hinahanap ko sa buhay, nahanap ko po sa kanya. Sabi ko nga, maswerte lang talaga ako. Yung misis ko is maganda. Na-feel ko po na sobrang mahal niya po ako. Galing sa prominenteng pamilya sina June at Bea. Si June, dating provincial board member ng Capiz. Bunsong anak ng isang congressman. Anak naman ng dating vice mayor si Bea. Kahit nasa angkan ng mga politiko, hindi sila personal na magkakilala. Pero nang malaman ni June na may anak na babae ang vice mayor, nagpatawag agad siya ng business meeting. Dahil nga isa akong contractor, then pina-set up niya ako sa staff niya na magbibigay daw siya ng project. Nung nag-meet kami, wala pong project, hindi ko ina-expect na ako pala siguro yung project niya.
Matapos ang first meetup sa opisina ni June, hindi akalain ng binata na muli pa palang titibok ang kanyang puso nang makilala niya si Bea. Talagang pinagtagpo at itinadhana. Nagsimula ng dumiskarte si June sa panliligaw. Ako pala gusto niya. Kinabahan din naman ako kasi hindi ko rin reaction nga eh, kasi hindi ko naman talaga sasabihin na gwapong-gwapo ako sa sarili ko, diba? So hindi ko rin alam kung ano magiging reaction niya. So, on my part talaga, nakita ko maganda siya. Papadala lang siyang flowers, lahat ng gusto kong food. Idinaan ni June sa pagluluto ang kanyang ligaw kay Bea, gaya ng paggawa ng paborito niyang steak. Hindi nagtagal, nahuli na niya mismo ang puso ni babae. Pero dahil sila'y nagmula pa sa dalawang magkaibang partido, naging maingat ang dalawa sa kanilang relasyon. Magkaiba kasi ang mga paniniwala ng kani-kanilang mga pamilya pagdating sa politika. Pero hindi ito naging hadlang sa kanilang pagsasama. Mas naging malalim ang kanilang pagiging magkasintahan nang magkaroon ng problema sa negosyo si Bea. Noong mga time po kasi na sobrang kailangan ko ng someone na like shoulder to cry on, ganon, andyan siya. Parang perfect timing lahat yung nangyari sa amin. Noong time po na yon dahil sa pandemic, nagkaka-anxiety ako, then nag-close din po yung restaurant ko sa Iloilo, then siya kasama ko nung day na nagko-close ako. Hindi kalaunan, hiningi na mismo ni June ang kamay ni Bea sa mga magulang ng kasintahan. First, yun yung sabi ko sa kanya, na yung papa ko, na which is sobrang strict, kailangan pagpaalaman niya. Nagsabi ako ng intention ko, sinasabi ng father-in-law ko is, kung ayaw mo na sa anak ko, ibalik mo lang siya. Hindi naman namin sa tatanggihan. March 18, 2023, sa kanilang bakasyon sa Boracay, nag-propose si June kay Bea. Akala ko, parang magbibila tour lang kami. Kasi naka-check-in na kami sa rooms. May mga flowers and everything. Nagulat ako, pagpasok ko, naka-set up na pala siya. Pag open ko ng window, doon ko na po nakita yung "Will you marry me?" Kaya naiyak na po ako. Nag-yes na po ako sa kanya. Akala ni June, pwede na silang magpakasal ni Bea nang pumayag na nga ang mga magulang nung babae. Yun pala, meron pang isang hamon si Bea sa kanya. Kailangan daw muna niyang makahanap ng 20 pare na magkakasal sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi ako naniniwala before sa marriage. Parang I'm not into marriage because sa mga past na hindi maganda at sa mga nakikita ko na hindi maganda nag-e-end ang relationship. So parang takot ako. So ang nangyari, dinidare ko siya kasi alam kong hindi niya magagawa. Pero hindi sumuko si June. Tinanggap niya ang hamon ni Bea. Ang hindi niya alam, nakapag-imbita talaga ng 32 pari si June para sa kanilang kasal. At noong June 20, 2023, nangyari na ang pinakahihintay na kasal. Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Advincula kasama sa 32 pari lang naman na nagkasal sa kanila. Naging principal sponsors sina VP Lenny Robredo, dating DILG Secretary Ma Rojas at maraming iba pa. At habang aktual na ikinakasal sina June at Bea, aminado silang hindi nawawala ang kabog sa kanilang dibdib. Natatakot ako kasi baka mangguluhin, baka kidnapin ako. Or mga ganun yung mga tumatakbo sa isip ko. Although alam ko naman na hindi magagawa, pero nag-overthink lang kasi ako. Takot lang is yung manggulo lang siguro. Through social media, mga posting-posting lang siguro, doon yung fear ko. At makaraan ng mahigit isang oras na kasalan, nakahinga na ng maluwagang dalawa. Sina June at Bea parang match made in heaven sa kanilang dream wedding na tinupad din ng kani-kanilang mga pamilya at kaibigan. Parang siya na yung nahuli sa biyahe. So, ayun, masaya kami lahat at nakakita na siya ng pakakasalan. The long wait is over.
Kasi si June ay best friend ko. So, alam ko kung anong nafe-feel niya na sobrang saya niya. Ako natutuwa na at last, nag-decide na rin si Junjo na magpakasal. At natutuwa ako na napili niya ang right lady na kanya magpakasawa. Talagang napupusuan niya. Natuwa ako, of course, nung dati pa. I've known Bea yung simula ng talagang childhood niya kasi talagang very close sa family namin. Wish ko na sana magka-baby na sila soon and then more success in life and in health. More success sa business namin. As being the father, gusto ko rin sana magka-apo na billionaires din. Hopefully na sa lalong madaling panahon, matutuloy na magka-apo tayo. Sa mag-asawa, kailangan bigayan, respeto. Laging ilagay si Lord sa gitna ng kanilang family. Gagawa na sila ng mga family, ng mga anak nila. Siyempre dapat alagaan na nila yon. Talagang marami tayong kayang gawin sa ngalan ng pag-ibig. Gaya ni na June at Bea na hindi napagod magmahal at sumubok hanggang sa makilala ang mga taong nakalaan para talaga sa kanila. At kung patuloy nating bubuksan ang ating puso, mahahanap din natin ang taong nakalaan sa atin. Para sabihin ng I do kahit 32 times pa. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro.